Ang Walang Kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 256, walang makapipigil sa kanya. Ubo, ubo. Sa pagkakataong ito, medyo naiiba ang great competition sa dati. Sa pagkakataong ito, haminin ninyo ang isa't isa sa mga laban. Sa madaling salita, kung sa tingin mo ang isang tao ay isang basura at hindi karapat-dapat na narito, haminin sila at subukang alisin ang mga ito. Sabi ni Mr. Time, pasulyap-sulyap sa paligid. Namangha ang lahat habang nakatayo si Mr. Time na walang pakialam. Maraming tao ang kinilig. Ngayong taon, maaari nilang hamanin ang sino man ayon sa gusto nila. Kung matalo sila, maalis sila. Iyon ay simple at pabago-bago. Ang ganitong mga patakaran ay humantong sa mga paputok at mabangis na labanan. Nagkamali sina Shentei at Shento sa walang ingat na pagpukaw kay Linfang. Nang marinig ng mga alagad ng anim na grupo ang mga bagong alituntunin, kumunot ang noo nila. Si Luli ay nakatingin kay Linfang at nakangiti ng masama, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may mga intensyong pumatay. Natuwa siya matapos marinig ang mga alituntunin ni Mr. Time. Umaasa siyang may papatay kay Linfang. Masakit na alam ni Luli na hindi niya kayang patayin si Linfang, kaya umaasa siyang may iba pa, at ang mga panuntunan ni Mr. Time ay perpekto para doon. Tsaka hindi naman sinabi ni Mr. Time na dalawang tao ang hindi kayang lumaban sa isa, walang pumipilit sa kanila na only and once lang. Nang makita ni Chenza nang umiti si Luli, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Umiling siya, bobo ang kapwa niya alagad. Pinahiya siya ni Linfang, nawala ng mukha si Luli, at ngayon gusto pa niyang mag-higanti. Ngunit alam din ni Chenza na kinakatawa nila ang Sword Mountain, at walang makakapagpawala sa Sword Mountain. Kung lumayo si Luli, hindi siya patatawarin ni Chenza. Kung gagawin ni Linfang ang inisyatiba upang pukawin ang Sword Mountain at pawalan sila ng mukha, sasalakayin din siya ni Chenza ng walang pag-aalinlangan. Maglalakas loob ba ang mga alagad ng Sword Mountain na lumaban sa atin, ang dalawang hari? Sabi ng isang taong nandidiri sa sandaling iyon. Nakita ng lahat ang dalawang lalaki sa gitna ng kuon, ang isa ay nakasuot ng puti, ang isa naman ay kulay asul. Ang kanilang chi ay medyo nakakatakot, sa tuktok ng Fourth Layer Holy Spirit Emperor. Sila ay mula sa Jewel Celestial Sect, parehong malapit ng makapasok sa Fifth Layer Holy Spirit Emperor. Ang Jewel Celestial Sect ay pinupukaw ang Sword Mountain, ang apat na iba pang grupo ay nakasanayan na. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila mula sa Central Continent. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sila ay nasa Dark Palace, at ito ay isang kompetisyon, kaya ang pagkakita sa kanila na ganito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Sumimangot sina Chan at Luli at tumingin sa dalawang cultivator ng Jewel Celestial Sect. Ang isa sa kanila ay si King White, na sinubukan silang patayin kamakailan. Sa pagkakataong ito, nandoon din si King Blue. Magkasama, hindi sila mas mahina kaysa sa isang cultivator ng Fifth Layer Holy Spirit Emperor, kaya nanatiling tahimik si Chen Zan noong una. Tinitigan ni Luli si Linfang na may nagbabagang galit. Haha, King White, naalala mo noong inatake mo kami sa kagubatan, pinigilan ka ni Linfang, hindi kami. Hindi mo man lang matalo ang ilang mahihina mula sa silangan, at ngayon gusto mo kaming hamanin. Hindi mo ba naisip na medyo katawa-tawa ka? Binatukan ni Luli. Kumbinsido siya na sasalakayin ni King White si Linfang sa mga salitang ito. Kung hindi inatake ni King White si Linfang, nangangahulugan ito na tama si Luli at mawawalan ng mukha ang Jewel Celestial Sect. Sa pag-iisip tungkol doon, sumulyap si King White kay King Blue, habang si Chen Zan ay sumulyap sa kapwa niya disipulo. Nakuha na ng galit si Luli, kaya hindi niya pinansin ang ekspresyon ni Chen Zan. Nakatingin lang siya kay Linfang nang nanunuya. Ano ang mangyayari kay Linfang ngayon? Kinailangan munang atakihin ni na King White at King Blue si Linfang. Sa pag-iisip tungkol doon, si na King White at King Blue ay parehong tumingin kay Linfang ng malamig. Mapanuksong sinabi ni King White, "Linfang, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung aalis ka ngayon, hindi kita papatayin." "Talaga, Linfang, kung aalis ka sa Great Competition, wala kaming gagawin sa iyo." Nagsalita rin si King Blue. Mas maganda ang tunog ni King Blue kaysa kay King White, ngunit hindi siya mas mabait, na pagkasunduan nilang kumilos ng ganoon. Nang marinig sila ni Linfang, alam niya na gusto siyang gamitin ng mga disipulo ng Jewel Celestial Sect bilang stepping stone, ang tunay nilang target ay Sword Mountain. Itinuring nila si Linfang na isang kinakailangang hakbang para ipahiya ang Sword Mountain dahil ipinagmamalaki nila. Hindi man lang nila isinaalang-alang ang lakas ni Linfang. Para sa kanila, ang mga tao mula sa silangan ay pawang mahina. Sigurado silang matatalo nila siya. "Anong problema, Linfang? Baka iniisip mo na kaya mo kaming ipaglaban." Sabi ni King White, nang makita niyang si Linfang ay nakangiti lang ng nanunuya. Nalalong nagpagalit kay King White. Sinadya niyang takutin si Linfang at pilitin siyang sumuko sa kompetisyon. Naglabas si King White ng isang malakas na chi sa paligid niya.
Gayunpaman, sa parehong oras, isang nakakatakot na Demon Chi ang lumusot sa Kun. Namutla ang mukha ni King White at King Blue. Ang Demon Chi ay inapi sila ng husto kaya't sila ay umubo ng dugo at nagsimulang manginig. Galit silang tumingin kay Lin Feng, ngunit natakot din sila. Hindi sila makapaniwala na napakalakas ni Lin Feng. Dahan-daang lumakad si Lin Feng papunta kay King White at King Blue, nananatili pa rin ang kanyang mapang-asar na ngiti. Pagkatapos, hinawakan niya silang dalawa sa leeg. Nakita ng lahat ang pawis na tumutulo mula sa kanilang mga noo. Nagpanik sila. Nalaglag ang panga ng maraming tao, hindi sila makapaniwala. Nagulat na sila nang talunin ni Lin Feng sina Shen Tei at Shen Tu, ngunit ngayon ay mas natulala sila. Para saktan at talunin ang dalawang hari, kakalabas lang ni Lin Feng ng kanyang chi, hindi na niya kailangan pang gumamit ng pisikal na lakas. Maraming tao ang nag-iisip na ang silangan ay lubhang mahina. Sa makatuwid, may sasabihin ako sa iyo. Ako, si Lin Feng, ay isang diyos sa silangan at mula ngayon, wala nang makakatawa sa amin, maliban na lang kung handa ka ng pasanin ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon. Sabi ni Lin Feng. Ang kanyang Demon Chi ay gamulong sa mga alon para sa daan-daang li sa paligid niya. Isang malawak na ulap ng enerhiya ng demonyo ang lumitaw sa itaas ng buong Dark Palace. Napabuntong hininga si Mr. Time, medyo humanga siya. Si Lin Feng ay isang tunay na hayop, talagang hindi ka panipaniwala. Sa lakas ng 4th Layer Holy Spirit Emperor, kaya niyang talunin ang mga tao sa 5th Layer at 6th Layer Holy Spirit Emperor. Kailangan lang ni Lin Feng ng kaunting oras at magiging kasing lakas siya ni Mr. Time. Kung si Lin Feng ang magiging pinuno ng Dark Palace, ang Dark Palace ay magiging isang nakakasilaw na grupo. Gayunpaman, malamang na masyadong ambisyoso si Lin Feng para gawin iyon. Alam ni Mr. Time na hindi interesado si Lin Feng na maging pinuno ng Dark Palace. Nagsimula siya bilang isang ordinaryong disipulo sa Continent of the Nine Clouds at kalaunan ay naging unang guro. Ang paggawa nito ay umabot lamang sa kanya ng ilang dosenang taon. Sa makatuwid, naunawaan ni Mr. Time na nilayon din ni Lin Feng na maging pinakamalakas na cultivator sa Continent of the Gods dahil siya ay lubhang ambisyoso. Bamantong hininga si Mr. Time at tumigil sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang magiging hitsura ng Dark Palace sa isang leader na tulad ni Lin Feng. Sa Kun, si King White at King Blue ay direktang natalo. Nanalo muli si Lin Feng, ngunit maraming tao ang hindi gustong sumuko. Pagkatapos noon, maraming tao ang patuloy na hinamon si Lin Feng. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon, tinatalo sila ni Lin Feng sa isang welga. Isa siyang overlord sa Kun, walang makakapigil sa kanya. Sa huli, hindi na nila siya hinahamon. Itinuturing ngayon ng lahat na ang silangan ang pinakanakasisilaw na teritoryo ng Great Competition. Halos 10,000 taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng napakalakas na cultivator ang silangan, kaya sa wakas ay muling bumangon. Si Lu Li ay natulala sa katapangan ni Lin Feng. Hindi niya maisip kung gaano kalakas si Lin Feng. Kahit na ang dalawang cultivator ng 4th Layer Holy Spirit Emperor ay magkapit-bisig, hindi nila siya kayang talunin. Kailangan niyang maghanap ng ibang plano. Duanzi daw, haha. Ang mga miyembro ng Diyos Celestial Sect ay hindi makatiis ng isang pag-atake. Si Brother Lin Feng ay napakalakas, kahit na hindi nila siya kayang talunin. Haha, Duanzi daw, anong kahihiyan para sa Diyos Celestial Sect? Haha, ayaw mo bang mapanatili ang iyong reputasyon? Hindi mo ba gustong ipaghiganti ang iyong mga kaibigan? Duanzi daw, kung gusto mong ipaghiganti sila, pumunta at hamanin si Lin Feng ngayon. Maglalakas loob ka ba o hindi? Sabi ni Lu Li, tumatawa ng galit na galit. Napatingin ang lahat sa kanya, natulala. Mas naging tension ang atmosphere. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 257, pagkabaliw ni Duanzi daw. Lu Li, huwag mo akong gamitin para sa iyong masamang balak. Hindi ka kailangan ng Diyos Celestial Sect para protektahan ang kanilang reputasyon. Hehe, curious ako, gayunpaman, kaninong pride ang sinira ni Lin Feng ilang araw na ang nakalipas? Sagot ni Duanzi daw nang marinig niya si Lu Li. Pinipilit siya ni Lu Li at hindi nasisiyahan si Duanzi daw. Pagkatapos, naalala niya na sinabi sa kanya ng mga kapwa niya disipulo na dinurog si Lu Li. Sigurado na siya ngayon na natalo ni Lin Feng si Lu Li. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas si Lin Feng, kaya natigilan siya nang makita si King White at King Blue na napakadali. Ito ay hindi magandang bagay para sa Diyos Celestial Sect. Nakita ni Duanzi daw na matyaga si Lin Feng, kaya ayaw niyang masaktan siya, ngunit huli na ang lahat. Hindi niya kayang makitang napapahiya ng ganoon ang Diyos Celestial Sect. Ngayong sinabi ni Lu Li ang lahat ng iyon, kailangan din niyang talunin si Lin Feng para mabawi ang mukha ng Diyos Celestial Sect. Sa pag-iisip tungkol doon, tumingin si Duanzi daw kay Lin Feng. Galit na galit si Lu Li nang pagtawanan siya ni Duanzi daw at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Gusto niyang durugan si Lin Feng. Kinokontrol niya ang kanyang sarili, bagaman.
Gusto niyang maghintay at samantalahin ang tamang pagkakataon para durugan si Lin Fang. Umaasa na siya ngayon na si Lin Fang ay matatapos sa nangungunang tatlo at pagkatapos ay pupunta siya sa Central Continent, kung saan magkakaroon siya ng pagkakataong maghiganti. Sa Central Continent, may kapangyarihan ang Sword Mountain at susuportahan siya kung gusto niyang patayin si Lin Fang. Sa pag-iisip tungkol doon, si Luli ay nagmukhang mas masama, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng galit. Nanatiling tahimik lang si Chen Zan. Lin Fang, haminin mo ba ako? Sa wakas ay nagtanong si Duan Zidao, tila walang pakialam. Maraming tao ang muling tumingin kay Lin Fang. Ang isa sa kanila ay isang sumisikat na bituin sa silangan, at itong Dark Palace ay nasa silangan, kaya umaasa silang mananalo ang kanilang panig. Ito ang unang pagkakataon na naganap ang kompetisyon sa silangan. Ang kabilang panig ay isang disipulo mula sa Jules Celestial Sect, isa sa anim na grupo ng Central Continent. Alam ng maraming tao na ang mga taga roon ay mayabang at mayabang, ngunit hindi sila bobo. Noong mga araw, sinaktan ng pinuno ng isang maliit na grupo sa Central Continent si Duan Zidao. Kinabukasan, ganap na nawasak ni Duan Zidao ang mga ito, nag-iwan ng karagatan ng mga bangkay sa likuran niya. Pagkatapos noon, naging sikat na siya, at walang nang ahas na saktan siya muli. Kaya ngayon, nang makita si Duan Zidao na ganito, kinilig ang maraming tao. At mukhang nasa sabik si Mr. Time. Kung magpapatuloy ba ang pagbangon ni Lin Fang o hindi, depende sa kung ano ang mangyayari. Bakit kailangan kitang hamanin? Sabi ni Lin Fang, nakakunot ang noo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Duan Zidao. Maraming tao ang mukhang excited at natuwa sa sagot. Maraming tao ang nag-isip na si Lin Fang ay medyo mayabang. Dahil ba natalo niya si King White at King Blue? May sapat ba siyang lakas para labanan si Duan Zidao? Napangiti ang maraming tao sa pag-asam sa darating na kahihiyan. Hindi sila pinansin ni Lin Fang. Tinitigan niya si Duan Zidao, at walang balak na kumalabit. Ano? Sa tingin mo ako ang dapat humamon sa iyo? Binatukan ni Duan Zidao. Sa wakas ay nagagalit na siya. Hindi niya gusto kapag ang mga tao ay hindi kumikilos ng sunod sa Nyerian sa kanya. Bakit hindi mo ako kayang hamanin? Malamig na sagot ni Lin Fang. Wala siyang balak magpasakop. Si Duan Zidao ay mukhang malungkot, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Sigaw niya. Hindi mo ba alam ang sarili mong katayuan sa punan? Paano kita hamanin? Ang pagpayag na hamanin mo ako ay isang karangalan na para sa iyo. Alamin kung paano ibahin ang mabuti sa masama. Si Duan Zidao ay sumumpa ng malamig, hindi binibigyang mukha si Lin Fang. Kung hindi makikipagtulungan si Lin Fang, handa si Duan Zidao na maging talagang agresibo. Gayunpaman, hindi pinansin ni Lin Fang ang sinasabi ni Duan Zidao. Duan Zidao, dahil may tiwala ka at sa tingin mo ay napakalakas mo, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, halika at umatake ka. Mainit na sagot ni Lin Fang. Parang isang pagsabog sa utak ni Duan Zidao. Malapit nang sumabog si Duan Zidao sa galit. Wala na siyang pakialam sa kahit ano, itinapon na lang niya ang sarili kay Lin Fang. Itinaas ni Duan Zidao ang kanyang kamay, ang kanyang pag-atake ay hindi kapani-paniwala. Isang multicolored light beam ang gumuhit sa kalangitan at naglabas ng sonic boom. Isang napakalaking trail ang lumitaw sa kalangitan. Bumagsak ang sinag ng liwanag sa lupa. Tumibok ang puso ng lahat ng sumugod si Duan Zidao. Nais ba niyang mamatay? Kahanga-hanga ang lakas na iyon, at nang ahas siyang sumulong. Iniunat ni Duan Zidao ang kanyang kamay at hinawakan ang bagay na naglalabas ng nakakatakot na aura, na agad na nawala. Isang gintong bakal na bar na may mga inukit na dragon dito ang lumitaw sa kamay ni Duan Zidao. Ang bakal na bar ay 2 metro ang haba, magkabilang gilid ay lubhang matalim. Ang lakas na nilalaman nito ay hindi kapani-paniwala. Maraming tao ang nanginag nang makita nila ang makajos na sandata ng imperial. Ang armas ay naglabas ng nakakatakot na tunog. Iyon ay isang high-level na godly imperial weapon. Oo, isa ito sa 5 great godly imperial weapon ng Jules Celestial Sect, ang Golden Lightning Dragon Bar. Ibig sabihin ay talagang mataas ang rango ni Duan Zidao sa Jules Celestial Sect. Nasa panganib si Lin Fang, nag-aalala si Mr. Time. Hindi niya akalain na ang ilang mga disipulo mula sa Central Continent ay mayroon ng mataas na antas ng makajos na imperial na armas. Alam ni Mr. Time na si Lin Fang ay mayroong 10,000 Dragon's Demon Sword, ngunit ito ay, higit sa lahat, ang lakas ng isang top class na medium level na godly imperial weapon, hindi ito kabilang sa parehong mundo ng Golden Light ng Dragon Bar. Kumunat ang noo ni Mr. Time. Hinatak din ni Yan Di ang isang mahabang mukha, nang hihinayang na hindi siya nagdala ng anumang mataas na antas ng armas mula sa dinastiya. Malamang ay hindi magkakaroon ng kalamangan si Lin Fang ngayon. Kahit na matalo ni Lin Fang ang mga cultivator ng 5th layer at 6th layer Holy Spirit Emperor salamat sa lakas ng kanyang liwanag, siya ay nasa mahirap na posisyon. Nagulat siya nang makita niya ang sandata ni Duan Zidao.
Alam niyang hindi ito makakalaban ng kanyang 10,000 Dragons Demon Sword. Maiisip na ng lahat na natatalo si Lin Fang. Nagbulungan sila at tumingin kay Duan Zidao. Emf. Hindi makakalaban ni Lin Fang si Duan Zidao dahil masyadong mataas ang rango ni Duan Zidao. Tama, paano makikipagkumpetensya ang isang cultivator mula sa silangan sa isang malakas na cultivator? Emf. Isa lang siyang basura. Kahit na maraming tao ang nagtuturing sa kanya bilang isang henyo sa silangan, sa Central Continent, isa lang siyang basura. Pinagtatawa na ni King Blue at King White si Lin Fang, tila nakalimutan na nila na natalo sila ni Lin Fang kanina. Kaya naman, nang sabihin nila iyon, maraming tao ang tumingin sa kanila. Kung si Lin Fang ay isang basura, ano sila, King Blue at King White? Sila ay mga piraso ng basura, ngunit hindi nila alam. Biglang namula ang dalawa at bumagsak ang mukha. Lumayo sila at hindi na nagsalita. Sa sandaling iyon, isang hindi kapanipaniwalang chi ang pumuno sa hangin. Lin Fang, maaari mong gamitin ang sandata na ito pansamantala, okay. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 258, Lin Fang laban kay Duan Zidao. Dalawang cultivator ang sumigaw, ang kun ay nang inag. Masyadong malakas ang boses nila. Isang maikli, matalim na itim na espada ang lumitaw sa paanan ni Lin Fang. Ito ay kalahating metro ang haba. Ang espadang iyon ay mukhang hindi kapanipaniwala, kahit na ito ay hindi masyadong mahaba. Nagulat si Lin Fang nang makita niya ito, dahil naglalaman ito ng hindi kapanipaniwalang enerhiya ng demonyo. Tumingin si Lin Fang kay Zhu Haonan sa karamihan, gayon din ng iba. Lin Fang, kunin mo ang espada na iyon at turuan siya ng magandang leksyon. Ipakita sa kanila na kung wala ang kanilang background, sila ay basura. Ang ating mga rehiyon ay hindi kasing lakas ng sa kanila, ngunit ang lakas ay isang bagay na mayroon ang isa, hindi isang bagay na hiniram ng isa mula sa isang rehiyon. Ang paggamit ng mga salita para pagtawanan tayo ay ang pinakakatawa-tawa dahil ang mga ganyang tao ay madalas magsalita, ngunit pagkatapos mong turuan sila ng magandang leksyon, tumahimik sila at nauuwi sa takot. Kahit galit na galit sila, wala na silang lakas ng loob na magsalita. Ang mga taong iyon ay mga piraso ng basura. Gawin silang isumite. Kunin mo itong espada, ito ay tinatawag na Evil Demon Sword, huwag mong bigin ito. Ipinahayag ni Zhu Haonan. Ang kanyang mga salita ay parang kulog sa puso ng mga tao. Napatulala sila. Hindi nila akalain na masasabi ni Zhu Haonan ang mga ganoong bagay. Kakaprovoke lang niya sa lahat ng taga-Central Continent. Hindi ba siya natakot? Maraming tao ang nakatingin kay Zhu Haonan ng walang laman, ngunit hindi niya sila pinansin. May impression siya kay Lin Fang at katulad niya. Dahil sa mga salita ni Zhu Haonan, mas naging determinado si Lin Fang. Tumiti siya at hinawakan ang Evil Demon Sword. Nagsimulang kumulo ang Demon Chi sa kanyang dantian. Mabilis na natakpan ng Demon Chi ang buong kun. Makapangyarihan ang Golden Light ng Dragon Bar ni Duan Zidao, ngunit mabilis na naapi ang chi nito. Nagpa siya si Duan Zidao na umatake kaagad. Noong una, gusto niyang tumayo roon at panoorin ang pagdurog ng kanyang sandata kay Lin Fang, ngunit ngayon ay nakangiti na si Lin Fang, at hindi man lang natatakot. Galit din siya dahil si Zhu Haonan ay nagpahiram ng espada kay Lin Fang. Nais niyang turuan ang dalawa ng magandang aral. Gusto niyang ipakita sa mga miyembro ng apat na iba pang teritoryo na ang mga tao mula sa Central Continent ay itinuturing silang lahat ng mga basura. Ang mga tao mula sa mas maliliit na teritoryo ay mga insekto, at sila ay mga dragon. Dahil gusto mo talagang mamatay, huwag mo akong sisihin. Sabi ni Duan Zidao. Binilisan niya at nawala. Alam ni Lin Fang na siya ay napakabilis at maaabot siya kaagad. Hindi ganoon kabilis si Lin Fang, dahil ang kanyang bilis na daw ay nasa ika-apat na antas, habang ang bilis ng daw ni Duan Zidao ay nasa ika-anim na antas. Ngunit ang space at time daw ni Lin Fang ay nasa level 6, kaya naglabas siya ng space and time cage, itinaas ang Evil Demon Sword, at umatake. Napuno ng Black Chi ang space at time cage at isang silweta ang nabasag sa loob ng cage. Si Duan Zidao iyon, galit na galit si Duan Zidao. Wala siyang ideya na ang space at time daw ni Lin Fang ay magiging napakalakas. Kung hindi niya ginamit ang speed daw, nasugatan siya ng husto. Sinimulan niyang isaalang-alang si Lin Fang na isang malakas na kalaban. Mahigpit na hinawakan ni Duan Zidao ang kanyang bakal habang lumilipad siya pabalik kay Lin Fang. Hindi nagpatinag si Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang sandata at sa unang pagkakataon, nagsalpukan ang dalawang sandata. Sabay na tumayo si Nayandi at Mr. Time at naglabas ng lakas sa ibabaw ng kun para pigilan ang mga enerhiyang damaloy at makasakit ng ibang tao. Nang makita ng karamihan na ginawa iyon ni Nayandi at Mr. Time, naunawaan nila na ang labanang ito ay isang mataas na antas. Mabilis nilang itinaas ang kanilang mga kamay at naglabas ng lakas para tulungan si Nayandi at Mr. Time. Isang napakalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw, at ang lupa ay nabasag habang ang mga piraso ng bluestones ay pumutok.
Ang lakas ay bumagsak sa layer ng proteksyon, at si Yandy at Mr. Time ay napaungol nang may pagsisikap at napaatras ng isang hakbang. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa pagpapakawala ng kapangyarihan, dahil alam nilang hindi biro ang dalawang mataas na antas ng armas. Kung hindi nila ginawa ito, marami sa mga tao sa kanilang paligid ang namatay. Reader, tutulungin din ako. Malakas na sigaw ng isang tao ng mga sandaling iyon. Pinalibutan ng enerhiya ng demonyo ang buong kuon. Nagtaas ng ulo sina Yandy at Mr. Time, at nakita sina Mara Deva at Feng Mo sa langit. Itinaas ni Mara Deva ang kanyang mga kamay at naglabas din ng lakas. Tumingin si Feng Mo sa kuon, nakitang nag-aaway sina Lin Feng at Duan Zidao. Napansin niya kung gaano kahigpit ang labanan nila, nawasak ang lahat sa paligid nila. Bata, sumuko ka, hindi mo kayang labanan ang mga bayani mula sa Central Continent. Galit na sigaw ni Duan Zidao. Itinaas niya ang kanyang mga braso at naglabas ng lakas patungo kay Lin Feng ng napakabilis, bago siya sumugod patungo sa Evil Demon Sword. Tiningnan lang siya ni Lin Feng ng malamig. Nagbabago na ang panahon ngayon. Aalagaan kita ngayon. Naalala ni Lin Feng ang Evil Demon Sword bago ito naabot ni Duan Zidao. Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Duan Zidao. Tumisi si Lin Feng habang hinahawakan niya ang Evil Demon Sword at halos agad itong nasa harap ng dibdib ni Duan Zidao. Kung si Duan Zidao ay hindi makapag-react ng mabilis, siya ay sinaksak. Ngunit mabilis siyang nag-react at itinaas ang kanyang bakal para protektahan ang sarili. Nagkaroon ng pagbagsak ng metal na humahampas. Lumitaw ang mga kislap, at si Duan Zidao ay napabalikwas, ang kanyang mukha ay namumutla at umuubo ng dugo. Ang mga tao ay natigilan sa pagtataka. Si Lin Feng ay talagang isang hayop. Gamit ang isang high-level na godly imperial weapon, nagawa niyang talunin si Duan Zidao ng napakabilis. Gayunpaman, nang akala ng lahat ay tapos na, mabilis na tumayo si Duan Zidao. Pinunasan niya ang dugo sa mukha niya at humagalpak ng tawa. Kehehehe. Dahil gusto mo talagang mamatay, tutulungan kita, Lin Feng. Ang mga pulang ilaw ng dugo ay kumikislap, mabilis na lumalago ng mas matindi. Biglang nagkaroon ng lakas si Duan Zidao sa tuktok ng Sixth Layer Holy Spirit Emperor. Isa pang step at magkakaroon siya ng lakas ng Seventh Layer. Tama na, ang mga taong tulad mo ay dapat mamatay, Lin Feng. Galit na sigaw ni Duan Zidao. Muli niyang inihagis ang sarili kay Lin Feng. Pinalibutan ng kanyang chi si Lin Feng at naramdaman niyang kasing bigat ng bundok, matalim na parang pangahit. Ang hangin ay tila handa ng sumabog. Ang ekspresyon ni Lin Feng ay nagbago ng husto. Hindi niya akalain na itinatago ni Duan Zidao ang kanyang tunay na lakas, o mas tiyak, mayroon siyang espesyal na paraan upang madagdagan ang kanyang lakas. Gayunpaman, alam ni Lin Feng na kung siya ay umiwas, ito ay magiging masama para sa reputasyon ng silangan. Magkakaroon din ito ng masamang epekto sa kinabukasan ng kanyang paglilinang. Hindi ako pwedeng umatras. Kahit anong mangyari, dapat manalo ako. Pinatuyo ni Lin Feng ang kanyang mga ngipin at ang Demon Chi ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga ugat ng mas mabilis. Namula ang mga mata ni Lin Feng at nanginginig ang kanyang mga kalamnan habang tila sisabog ang kanyang chi mula sa kanya. Halika! Ibigay mo sa akin ang tagumpay na iyon. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang chi ay lumabas sa kanyang katawan. Maging si Duan Zidao ay natakot nang makita niya iyon, ngunit hindi rin siya mapakali, ito ay isang masamang palabas para sa Jewel Celestial Sect. Ang masasamang langit na sumisira sa pagsabog. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 259, nakakatakot na lakas. Nabangga ang chi ng mga mandirigma. Nakita ng lahat ang pagbabago ng kulay ng langit. Ito ay asul sa una, ngunit ngayon ay itim at gininto ang dahil ang Demon Chi at mga Golden Lightning Dragon ay patuloy na nagbanggaan. Pinalibutan ng Demon Chi ang mga gintong dragon na umuungol sa pangunahing galit. Ang Demon Chi ay nagsawa, dinurog sila. Ang mga dragon ng kidlat ay naghiwalay at naglaho sa langit. Sa kuon, hinampas ni Lin Feng ang Golden Lightning's Dragon Bar gamit ang Evil Demon Sword na may napakalaking metallic clanging. Narinig ng karamihan ang tunog ng isang talom na naghihiwa ng mga kalamnan. Napahiyaw si Duan Zidao habang ang isang braso niya ay lumipad palayo. Kitang-kita ang nanalo, natalo si Duan Zidao laban kay Lin Feng. Ang Jewel Celestial Sect ang naging una sa anim na grupo na ganap na natanggal sa kompetisyon. Wow, nakakatakot. Isip ng maraming tao, nanginginig sa takot, nanlalaki ang mga mata. Nakatitig sila kay Lin Feng, na mukhang isang demonyo sa kanyang itim na damit at pulang mata, nanginginig pa rin ang kanyang mga kalamnan, at ang kahangahangang Demon Chi na umiikot sa kanya at ang Evil Demon Sword. Boom! Marahas na bumagsak si Duan Zidao sa Bluestone, isang bunganga ang lumitaw sa paligid niya. Umuubo siya ng dugo at parang gulo. Nabigo ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, natalo ang pinuno ng grupo ng mga disipulo mula sa Jewel Celestial Sect. Natalo siya laban sa isang basura mula sa silangan.
Nanatiling tahimik ang mga tao at nakatitig kay Lin Feng. Ang ilan ay humahanga. Natatakot ang lahat. Si Lin Feng ay talagang malakas. Natalo na niya ang mga disipulo ng Diyos Celestial Sect. Sinong maglalakas loob na magsasabing ang silangan ay isang mahinang teritoryo ngayon? Si Lin Feng ang nanalo. Susunod na laban. Walang emosyong sabi ni Mr. Time, binasag ang katahimikan pagkatapos ng mahabang minuto. Bago iyon, tahimik ang lahat dahil natatakot sila na si Lin Feng ay mapupunta sa isang killing frenzy. Duguan pa rin ang kanyang mga mata at patuloy na lumalabas ang nakakabaliw na enerhiya mula sa kanyang katawan. Huminga sila ng malalim nang marinig nila si Mr. Time. Muling bumalik sa normal si Lin Feng, naalala ang kanyang demon chi. Si Meng Qing, na napakaganda sa kanyang snowy white skirt, ay lumapit kay Lin Feng at hinawakan ang kamay nito. Nang maramdaman niya ang kamay nito sa kamay niya, tuluyang nawala ang demon chi ni Lin Feng. Bumalik sa katinoan si Lin Feng nang makita niya ang kanyang magandang asawa. Lamingga-lingga siya sa paligid at tumingin sa natitirang mga disipulo ng anim na grupo. May gusto pa bang humamon sa akin? Magsama kayo kung gagawin niyo. Sabi ni Lin Feng. Maraming tao ang nanginginig sa takot nang marinig iyon. Sinasabi ni Lin Feng sa kanila na magkapit-bisig para labanan siya. Napakayabang. Ang mga taong iyon ay lahat ng malalakas, mapagmataas na mga henyo. Kahit na natalo ni Lin Feng si Duan Zidao, siya lang ang punong disipulo ng mas mahinang grupo sa grupo ng anim. Ngayon ay sinasabi ni Lin Feng sa kanila na magkapit-bisig para labanan siya. Masyadong mayabang iyon. Maraming tao ang tumingin sa kanya nang mapanukso nang sabihin niya iyon, ngunit walang pakialam si Lin Feng. Malaya siya at walang pigil. Lin Feng, medyo mayabang ka. Sa tingin mo ikaw ang nanalo sa Great Competition dahil natalo mo si Duan Zidao. Ako, si Song Yuan, ay magpapakita sa iyo na hindi mo dapat saktan ang anim na grupo ng Central Continent. Umalis muna ang lahat. Kaya ko siyang harapin ng mag-isa. Emph. Pinagalitan ni Lin Feng si Song Yuan, isang disipulo mula sa Unicorn Sect. Sumunod si Song Yuan at ibinato ang kanyang kamao kay Lin Feng. Nakakamangha ang bilis niya. Gayunpaman, itinaas lang ni Lin Feng ang kanyang mga braso at naglabas ng space at time daw. Sa isang kisap mata, nawala siya at muling nagpakita sa tabi ni Song Yuan. Sumulyap si Song Yuan kay Lin Feng at ngumiti ng masama, muling ibinato ang kanyang kamao. Gusto niyang durugan ng mabilis si Lin Feng. Hindi iisipin ng mga tao na si Lin Feng ay kahanga-hanga at kahanga-hanga kung siya ay matalo. Gayunpaman, si Song Yuan ay lubhang mali. Nang lumitaw si Lin Feng sa tabi niya, inihagis ni Song Yuan ang kanyang kamao, ngunit sa huli ay sumuntok siya sa hangin dahil nawala na muli si Lin Feng. Nasa likod niya ngayon si Song Yuan habang sumusuntok siya. Si Song Yuan ay umubo ng dugo at itinapon. Iginiit niya ang kanyang mga ngipin at naglabas ng pure chi para maiwasan ang pagbagsak sa lupa. Ang pagbagsak sa lupa ay isang kahihiyan. Nang gusto niyang tumalikod, inihagis ni Lin Feng ang kanyang pangalawang suntok. Pangatlong suntok. Pang-apat na suntok. Lahat ay walang tigil na nakatingin kay Lin Feng, na walang humpay na sumusuntok kay Song Yuan. Si Song Yuan ay patuloy na umuubo ng dugo, at ngayon ay basang-basa na ito. Sa huli, sinipa siya ni Lin Feng sa dibdib. Muling itinapon si Song Yuan at bumagsak sa lupa nang walang magawa sa malayo. Medyo miserable ang itsura niya. Mahirap isipin na ganoon si Song Yuan mula sa Unicorn Sect. Ito ang pangalawang grupo na inalis ni Lin Feng. Napakayabang, Lin Feng, papatayin kita. Sigaw ng isang miyembro ng Unicorn Sect nang bumagsak si Song Yuan sa lupa. Lumipad siya palabas ng karamihan at bumaril kay Lin Feng nang napakabilis. Kamukha niya si Song Yuan, ngunit mayroon lamang siyang lakas ng fourth layer Holy Spirit Emperor. Masyado siyang nagalit kay Lin Feng. Tuturuan kita ng magandang leksyon. Emf. Ang silangan ay piraso ng basura. Mamatay ka na, kailangan nating patayin ang bastos na iyon. Emf. Sa isang kisap mata, tatlong tao ang lumitaw sa paligid ni Lin Feng. Isa sa harap niya, isa sa likod at isa sa itaas, na nagbabalak na patayin sila. Gayunpaman, malamig lang silang tiningnan ni Lin Feng. Kailangan niyang patayin ang mga taong ito, kung hindi, hindi siya seseryosohin ng ilang tao. Dahil iyon ang gusto nila, hindi na niya kailangang maging magalang. Sinulyapan sila ni Lin Feng at pinakawalan ang chi sa bawat direksyon. Inihagis niya ang kanyang kamao, tumalsik ang dugo. Ang unang taong sinuntok ni Lin Feng ay ang kamukha ni Song Yuan. Si Song Yuan ay lubos na namangha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Hindi, brother. Nakita ni Song Yuan na inatake ni Lin Feng ang kanyang nakababatang kapatid, at ang ulo ng kanyang nakababatang kapatid ay sumabog habang ang kanyang bangkay ay itinapon palayo. Galit na galit si Song Yuan na halos hindi mailarawan ng mga salita ang kanyang nararamdaman. Tumingin siya kay Lin Feng, na nakangiti ng nakakainis. Ang nasa itaas ni Lin Feng ay labis na natakot kaya lumipad siya, gustong tumakas. Gayunpaman, hindi siya bibitawan ni Lin Feng.
Ginamit ni Lin Fang ang Evil Demon Sword para pugutan ng ulo ang lalaking iyon, na ang katawan ay diretsyong bumagsak sa lupa na parang isang sako ng pasalubong. Pumulo ang dugo mula sa espada. Ngayon, oras mo na, sabi ni Lin Fang, ngumiti ng mapait habang nakatalikod. Takot na takot at namumutla ang lalaking nasa likuran niya. Siya ay isang cultivator sa tuktok ng 4th layer Holy Spirit Emperor mula sa Jewel Celestial Sect. Gayunpaman, hindi iyon sapat na malakas para bantaan si Lin Fang, lalo na kapag si Lin Fang ay nabalisa. Marahas na nanginginig ang lalaki. Bigla niyang binasa ang kanyang pantalon habang nakatitig kay Lin Fang, at pagkatapos ay lumuhad at yumuko sa harap ni Lin Fang. Galit na galit ang mga miyembro ng Jewel Celestial Sect. Naikuyong ni Duan Zi daw ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, alam niyang wala siyang magagawa laban kay Lin Fang. Kung gusto niyang makaganti, kailangan niyang magnilay-nilay sa loob ng ilang panahon. Sa pag-iisip tungkol dyan, nagnangalit si Duan Zi daw, at nagpas siyang iwanan ang lalaking nakayuko sa harap ni Lin Fang at umalis kasama ang iba pang mga disipulo ng Jewel Celestial Sect. Hindi sila pinansin ni Lin Fang. Nakatingin siya sa lalaking nagmamakaawa sa kanya para sa kanyang buhay. Tumiti si Lin Fang nang mapanukso at nagtanong. Hindi ka ba napakalakas? Ayaw mo ba akong patayin? Paano ang tungkol sa iyong kahangahangang pananalita? Naging mabait ako sa inyo, tama ba? Pinagtatawanan mo ako ng sobra, hanggang kailan mo ipagpapatuloy? Kaya kailangan kong patayin kayong tatlo. Mula ngayon, kung may manggahas na mangasar sa akin o hindi gumalang sa akin, papatayin ko sila. Tumalsik ang dugo, at isa pang bangkay ang nahulog sa lupa. Huminga ng malalim ang lahat, natulala. Kahit na ang mga wala pang nagawa, tulad ni Long Chen mula sa Dragon Sect, Feng Gu mula sa Silang Clan, o Tang Ye mula sa God's Clan ay namangha. Alam na nila ngayon na si Lin Fang ay maaaring magdulot ng banta sa kanila kapag nasaktan nila siya. Matangkad nang umiti si Zhuge Haonan. Medyo nasiyahan siya sa palabas ni Lin Fang. Ang walang kapantay na Martial God, ikalawang aklat. Kabanata 206 na po, nakakabaliw na balita. Sinong nag-iisip na mayabang ako? Sinong gustong humamon sa akin? Sumulyap muli si Lin Fang sa karamihan, na nakatuon sa Dragon Sect, Silang Clan, at God's Clan. Siyempre, hindi binibilang ang Sword Mountain, dahil kinatawan ni Naluli at Chen Zhan ang silangan sa oras na ito. Ang mga disipulo ng Dragon Sect ay tumingin kay Long Chen, ang punong disipulo. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Natagpuan niya si Lin Fang na hindi kapanipaniwalang malakas. Sa panig ng God's Clan, si Tang Ye ay mukhang walang pakialam. Hindi niya nagustuhan si Lin Fang. Sa kabaligtaran, mas pinahahalagahan niya ang mga taong tulad ni Lin Fang, na umasa sa kanilang sarili upang maging mas malakas. Hinangaan niya ang mga taong nagsimula sa mababa at matagumpay. Sa makatuwid, ayaw niyang haminin si Lin Fang. Wala siyang pakialam kahit na si Lin Fang ang nanalo sa great competition na ito. Medyo nagalit si Feng Gu, ngunit alam niyang wala siyang magagawa kay Lin Fang, lalo na't nasa Dark Palace sila, dito sa silangan. Baka ang Lin Fang na ito ay titigil sa pag-arte ng mayabang sa Central Continent. Sa pag-iisip tungkol doon, ngumiti si Feng Gu ng buong tapang sa kanyang sarili. Tumiti din si Lin Fang ng malamig. Hindi rin niya makakalimutan si Feng Gu. Nang makita ni Feng Gu ang mapanuksong ekspresyon ni Lin Fang, lalo siyang nagalit sa loob, ngunit kung isasaalang-alang kung ano ang nangyari kina Song Yuan at Duan Zi daw, na-control niya ang sarili. Pagkatapos noon, hindi niya pinansin si Lin Fang, ngunit hindi rin niya ito makakalimutan. Kung wala nang humahamon kay Lin Fang, kung gayon kanya ang unang ranggo pansamantala. Sabi ni Mr. Time, alam niyang wala nang gustong lumaban kay Lin Fang, kaya tumingin siya sa iba pang malalakas na cultivator. Hinamon ni Long Chen si Tang Ye. Hinamon ni Feng Gu ang isang cultivator mula sa isang maliit na grupo. Na walang kahihiyan, ngunit walang nagsabi nito ng malakas. Pagkatapos noon, marami pang laban ang naganap, ngunit hindi na sumali si Lin Fang, kaya hindi nagtagal ay umalis na siya sa Kwon. Ang lahat ay tumingin sa kanya Feng Gu na takot. Tumiti si Lin Fang sa mga miyembro ng Tiantai na humanin din ang mga tao. Lin Fang, sumama ka sa akin. May boses sa isipan ni Lin Fang. Kumunat ang noo ni Lin Fang at tumingin kay Mr. Time, nang umiti lang nang hindi mabasa, bago umiling-iling ang kanyang braso at nawala. Tumanggo si Yandi sa kanya. Nang makita ni Lin Fang ang kilos ni Yandi, naunawaan niyang wala siyang dapat ipag-alala, kaya sinundan niya si Mr. Time palayo sa Kwon. Pinangasiwaan ni Maradeva at Yandi ang kaganapan habang wala si Mr. Time. Pinanood ni Maradeva si Lin Fang na umalis, na may halong damdamin. Kung hindi niya pinrotektahan ang kanyang nakababatang kapatid noong isang araw, si Lin Fang ay magiging walang awa din. Si Lin Fang ay hindi kasing lakas noon gaya ng siya ngayon sa panahon ng kompetisyon. Kung si Lin Fang ay naging kasing lakas noon, ang kanyang nakababatang kapatid ay namatay na. Hindi napigilan ni Maradeva na mapabuntong hininga ng maisip iyon. Si Lin Fang ay isang binata at tumataas pa rin.
Mayroon siyang impresyon na ang mga taong tulad niya ay matanda na at kabilang nasa nakaraan. Pakiramdam niya ay matanda at pressured siya. Sinundan ni Lin Feng si Mr. Time. Pumasok sila sa isang lambak, emerald green na may magagandang puno at hindi mabilang na mga umaalulong na hayop. Lamingga-lingga si Lin Feng sa paligid at napansin ang isang maliit na batis. Umupo si Mr. Time sa tabi ng batis at walang emosyong ngumiti, halatang medyo nakaka-relax. Dahan-daang naglakad si Lin Feng patungo sa kanya, ngunit hindi umupo. Nakatingin lang siya sa batis. Malinaw ang tubig at 50 cm ang lalim. May ilang maliliit na isda sa loob. Lin Feng, nakikita mo ba ang isda? Tanong ni Mr. Time matapos tumahimik sandali. Iyon ang unang sinabi ni Mr. Time, at ito rin ang unang beses na nagkita silang muli pagkatapos ng isang taon. Matutuklasan ni Lin Feng ang ilan sa mga sikreto ni Mr. Time. Si Lin Feng ay walang mga lihim na dapat ibunyag, bagaman. Hindi maintindihan ni Lin Feng kung bakit tinanong siya ni Mr. Time tungkol sa isda. Anong problema sa isda? Sagot niya na nakakunot ang noo. Piting alam ni Mr. Time. Bigla niyang itinaas ang kaliwang kamay at hinawakan ang isda. Pilit itong kumawala, ngunit hindi makalayo sa kamay ni Mr. Time. Si Lin Feng ay walang ekspresyon, buntong hininga sa loob. Napakalakas na ng space at time daw ni Mr. Time, ito ay antas 8. Lin Feng, ang isda ay nabubuhay sa loob ng 10 segundo lamang. Sa loob ng 10 segundong iyon, nataranta kaya sinunggaban ko, sabi ni Mr. Time, bago itinapon ang isda. Muli niyang itinaas ang kaliwang kamay, at muling lumitaw ang isda, nagninangning. Hindi maintindihan ni Lin Feng. Tumitilang si Mr. Time at tumingin sa kanya. Naguguluhan si Lin Feng. Muling kumislap ang mga ilaw. Tumingin si Lin Feng sa isda at biglang may naintindihan. Mr. Time, ikaw. Ang kanyang pagtataka ay nakapilayan. Hehe, bata, naiintindihan mo. Sa katunayan, ako ang naglabas sa iyo sa iyong mundo dito. Sabi ni Mr. Time. Ang pangungusap ay parang isang pagsabog sa utak ni Lin Feng. Ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay nagkaroon ng impresyon na siya ay hihimatayin. Dinala siya ni Mr. Time mula sa planetang Earth patungo sa Continent of the Nine Clouds. Pero bakit? Napahamak siya noon, bakit siya dinala dito? Hehe, wala kang ideya. Sabi ni Mr. Time nang makita niya ang maputlang mukha ni Lin Feng. Nakangiti siya, hindi pa niya nakitang ganito kapatla at mahina ang Continent of the Nine Clouds na unang guro. Malakas si Lin Feng, ngunit tila napakarupok niya sa sandaling iyon. Naguguluhan si Lin Feng, at ibinaba ang kanyang ulo, tinitingnan ang isda. Ang isda ay mukhang miserable. Si Lin Feng ay tulad ng isda na iyon, ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Mr. Time. Humagalpak ng tawa si Mr. Time, tinapik ang mga balikat ni Lin Feng at sinabi. Haha, bata, okay ka lang. Ano? Sa palagay mo ba ay mahirap isipin kung ano ang pakiramdam ng malaman na ang iyong buong buhay ay nasa kamay ng isang tao? Akala mo naging ultimate controller ka ng mundo dahil naging Diyos ka. Hehe.